bit-bit ang kadena at kandado, nagtungo si Manila Mayor Isko Moreno sa mall kasama mga taga-business permit and licensing office sa Manila City Hall at Manila Police. Tuluyan nilang isinara ang Isitan Recto Mall dahil sa iba't ibang paglabag nito sa mga ordinansa. The recommendation of Director Levy Facundo is to shut down the operation of Isitan Mall. Binigyan din ni Mayor ng kopya ng closure order ang manager ng mall na magkaharap sila. Una nang sinabi ng Isitan na may business permit sila. Nagpapaupa sila pero wala sila nung lessor's permit. Nitong Setyembre, ilang stalls ang nahuling nagbebenta ng nakaw na cellphone. Kaya't paulit-ulit ang babala ni Moreno na ipasasara ang mall kung magpapatuloy ang bentahan nito. Pero nitong Sabado, natunto ng isang estudyante ang nanakaw na cellphone niya sa Isitan. Ayon sa Manila Police, nabukon nila na dito ang bagsakan ng mga nakaw na cellphone dahil mismo ang mga suspect na nanahuli nila ang umaming dito sila nagbebenta. Sinabi rin umano ng mall na isa lang ang kanilang sinehan. Ngayong apat ang nag-ooperate doon. Sa gitna naman ng pagsara ng mall, nag-iyakan ng ilang empleyado at may-ari ng stall. Matagal-tagal ng panahon, lahat ng pinaghirapan namin, mawi sa wala. Ayun, nakakasal. Nalungkot din pati ang ilang customer. Mayor Isko, sana mag-open palagi yung Isitan. Huwag mo na i-close, please. Ayon sa pamunuan ng Isitan Department Store, susunod ang Isitan Recto sa utos ng pansamantalang itigil ang operasyon ng mall. Naniniwala ang Isitan na pansamantala lamang ito. Ilalagay daw nila sa Facebook page nila ang lahat ng developments. Pero inaanyayahan pa rin nila ang mga customer na bumisita sa ibang branch ng Isitan. Sabi naman ng lokal na pamahalaan na may chance na magbukas uli ang mall basta't may tatama ang lahat ng kanilang paglabag. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.